myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Out of darkness, she is standing right on me. Let it be. 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 The words of let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. But let it be. Let it be. Let it be. Let it be. What a word of wisdom. Let it be. Let it be. Thank you.
Sa ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Mang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat muli sa panibagong pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin upang kami makarinig ng mabuting balita. Tayo po isama-samang manalangin. Ama, sa iyong papuri sa lahat ng panahon, God is good all the time. Good is God. Humihipo tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at kasalanan na nagawa sa nakalipas na oras. Ama, patawarin mo po ako sa mga pagkukulang, kasalanan na nagawa ko, nasabi, naisip, naikilos, Panginoon, patawad. Minsan mo po ang aking puso kasama si Brother Lito Palinis na kung saan gamitin mo lamang kami ang aming mga tinig upang daluyan ang iyong mensahe, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan at kababaan ng loob. Ikaw po ang ibig namin maitaas at bigyang parangal at pasalamat sa Facebook live dito. Ngayon din, dinadalangin ko ang mga makakarinig ng mga mensahe, Panginoon. Ipuhin mo po ang kanilang mga puso na aming mga espiritu at espiritu may magkaisa sa oras na ito. Yes, Lord, buong maghapon, marami kaming ginawa na pagod na stress, mga negative na naisip, mga pagsubok na hindi na pagpapayan. Maring nang hina ang aming espiritu. Nagkulog kami sa kasalanan. But in Jesus' name, kinakasal ko po ito at kapuspusan ng banal na Espiritu ang hinihingi ko po sa iyo sa mga oras na ito. Lord, patuloy kang kumilos sa mga darating pang oras. Ikaw po ang magbuhos ng iyong kapangyarihan. Come Holy Spirit, we need you. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu sapagkat nananalig kami na sa oras na ito, live na live ang iyong Espiritu. Amen. I-focus po natin ang ating atensyon sa mensahe ng Panginoon. Ang oras na ito'y banal, kasama natin siya. Bagamat di natin siya nakikita, nandito sa kalagitnaan natin ang presensya ng Panginoon. Lagi natin isipin na tayo may physical life at spiritual life lalo na na dapat natin kinugrow kasama ang Diyos. Sapagkat matakot tayo sa mga pumapatay sa kaluluwa. Hindi sa mga pumapatay sa katawang lupa. Maraming salamat, Panginoon. Dama ko na ibig mong mangusap sa amin, yakapin kami, at sabihin sa amin, mahal na mahal mo kami, Lord. Salamat sa panibagong araw, at sa bawat araw ay himala, Panginoon. Maraming salamat. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan upang maunawa namin ang iyong mensahe na magbibigay na hindi lamang information, kundi transformation sa aming buong pagkatao. Sapagkat bilang tao, katawan, spirito, kaluluwa ang meron kami. Alam na ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita.
Balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinulungtan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagpapit. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kanungutin ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taas ng Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Paano po mangyayari ito kayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria, sumagot ang anghel. Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay paong? Gayunmay, naglihi siya at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari na sa akin iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa pong pinagpalang gabi sa lahat ng makakarinig ng mabuting balita, ngayon pong pagnilayan natin ay ang Tuesday Gospel. Ang The Word of God po, Daily Gospel, 8 o'clock po to, gabi-gabi. Kung ano po yung gospel sa simbahan, yun po yung ating pagninilayan. Upang sa ganun, matupad natin ang utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon ay hindi lang po 10 utos. Inutos din po ng Diyos na basahin natin ang Bible every day. Mula po yan sa Joshua chapter 1 verse 8. Sapagkat mismo sa bibig ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, hindi lang dapat sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng ating Amang nasa langit. Upang sa ganun, every day no, maging anyo, creation tayo o bagong nilalang. Kailangan kapag nakakarinig tayo ng mabuting balita, hindi lang information yung ating pong makukuha, kundi transformation. Yan po ang kailangan natin ngayong panahon ng pandemic. Yung ayuda ng Diyos upang tayo mabago. Sapagkat Jesus will come anytime, parang magdanakaw. Baka mabigla na lang tayo, baka mamaya after nito, during nito. So kailangan meron pong transformation. Sapagkat kapag pinag-uusapan po natin ang salita ng Diyos, nag-perform ng himala ang Diyos sa atin. Upang sa ganon, maging alagad online tayo, no, matupad po natin ang ating Great Commission ni Lord na ipalaganap ang mabuting balita kahit po through social media. At maraming salamat, ngayon po ay December 8, 2020. Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan.
at a happy conception day kay Mama Mary. So, ang oras pong ito ay para sa ating inang si Birhen Maria na talagang dapat nating bigyan ng parangal sa ipinakita niyang napakagandang halimbawa kung paano siya sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, hihimay-himayin po natin mamaya yan kung sino ba si Mama Mary, ano ba yung ginawa niya, ang role ni Mama Mary sa ating pananampalataya. At ito po'y tungkol sa ipinahayag ang panganganak kay Jesus. Mula po siya kay San Lucas chapter 1 verses 26 to 38. At makakasama po natin si Brother Lito Palinis mula sa CALAP, Catholic Lay Preachers of the Philippines, na kung saan na makapagbibigay siya sa atin ng kanyang pagninilay kung para sa kanya, sino ba si Mama Mary, ano bang nagawa ni Mama Mary sa buhay niya. So, makinig po tayo at habang nakikinig tayo ng mensahe ng Panginoon, nakafocus lang po tayo dun sa mensahe. Huwag po dun sa nagsasalita kasi lahat po tayo dito makasalanan. Kumbaga, lahat tayo pinagninilay ng Panginoon. So, Brother Lito, magandang gabi sa'yo. Papagpalang gabi po, Sister Angel. Okay. So, pag-start na po kayo ng panginilay niyo para sa Tuesday Gospel. Okay. Sa mapagpalang gabi po sa atin lahat, muli nating pagsalusaluhan ang gabing ito na kung saan palagi natin naririnig ang pangalang Jesus. Siya yung mismong pinakasentro ng banal na kasulatan na siya mismo ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng nakararami, hindi para sa ilan. Kaya nga po, talakayin natin sa gabing ito, pamamagatan natin ang gospel sa gabing ito, si Maria'y nasa plano ng Diyos. Sa makatwid, mapalad tayo mga mananampalataya bilang isang Kristiyanong Katoliko dahil tayo lang yata ang may Mama Mary. Kaya nga po, talakayin natin ang Biblia at ang Mahal na Birhen. Sa labas po ng Iglesia Katolika, hindi naniniwala o hindi kinikilala si Maria. Walang awit sa kanyang karangalan, walang mga panalangin na itinataas upang hingin ang kanyang tulong sa pamagitan niya. Sa loob po ng ating inang simbahan, itinanghal si Maria at kinikilala at dinadakila dahil siya'y may mahalagang papel na ginagampanan sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Lubusan po nating kilalanin, lubusan nating kailangan na maunawaan ang aral bilang isang Katoliko tungkol kay Maria at ang mga dahilan kung bakit siya ay hinahandugan ng ganong kalaking parangal at papuri sa ating simbahan. Sa aral natin bilang isang mananampalatayang Katoliko tungkol sa Mahal na Birhen o tungkol kay Maria, ang magandang aral ng ating inasimbahan tungkol kay Maria ay ipapaliwanag sa mga sumusunod na paraan. Una, parangal hindi po pagsamba. Inuulit ko, parangal hindi pagsamba. Dahil ang pagsamba ay sa Diyos lamang nararapat. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong sasamba kahit saan, ako lamang ang Diyos na sasambahin ninyo. Iniaral sa atin na si Maria bilang isang nilikha ay hindi dapat sambahin. Ang pagsamba po ay sa Diyos lamang. Maaaring igawad sa kanya, yon, bawal ang pagsamba kay Maria. Okay. Halimbawa, ako po ay isang doktor. Ano ang tawag niyo sa nanay ko? Nanay po ng doktor. Sa makatwid, si Maria, ina lang siya ng Diyos pero hindi sa Diyos. Kaya makikita natin mamaya. Pangalawa, maigagawad natin sa malabirin o kay Maria ay ang parangal at papuri. Tulad ng isang ginagawad natin sa mga santo. Subalit sapagkat si Maria higit sa lahat ng mga banal. Higit sa lahat ng mga banal, ang parangal na igagawad sa kanya ay higit at sapat na igagawad sa mga santo sa langit. Kung ang mga santo po'y ginagawad ay ordinaryong palangal dulya, kay Maria naman po'y ginagawad ang katangi-tanging parangal, hyperdulya, na maaari ibigay sa isang nilalang. Sa ating inang simbahan, may apat po
na dahilan o tungkol kung bakit pinararangalan, pinapupurihan, dinadakila ang mahal na birhen. Una, ang kanyang pagiging ina. Pangalawa, ang paglilihi kay Maria na hindi na bahiran salang orihinal. Ngayon nga po ay yung Immaculada Conception. Pangatlo, ang pag-aakyat kay Maria. Iba po yung umakyat sa inakyat. Ang Panginoong Hesus umakyat. Si Mama Mary iniakyat ng kalwa at katawan. Okay. Kung titingnan natin kapatid sa oras ito, ang pagkabirhen ni Maria, tatalakayin natin ngayon. Bago natin talakayin yung apat na yon, pitong dahilan kung bakit si Maria naging kalugod-lugod sa Diyos. Una, siya po'y nakinig ng mabuting balita at pinanaligan niya ito o pinanghawakan. Luke 1:45. Siya'y nakinig. Yun po ang unang katangian ng mahal na birhen. Sabi nga ng Panginoon, pang makinig ang may pandinig. Pangalawa, si Maria masunurin at mababang loob. Luke 1:38. Pangatlo, matulungin at dumaramay sa nangangailangan. John 2:4. Makikita niyo po yung sakasalan sa Cana Galilea na ubusan ng alak, yung may-ari ng kasalan. Eh, nangamba si Mama Mary o si Maria, nilapitan niya ang Panginoong Hesus na kanyang anak. Sabi niya, gumawa ng himala. Nakisuyo, pero ano ang sabi ng Panginoon? Huwag mo akong pangunahang ginang. Doon po pumapasok na sinasabi ng iba nating kapatid sa pananampalataya na hindi ginalang ni Hesus yung kinikilala nating nanay niya na walang iba kundi si Maria. Pag sinabing ginang sa Greek word, sa salitang Latin, 'di ba yung makikita natin eh, paggalang po yung ginang eh. Oh. Katulad ng rosaryo, Aba Ginoong Maria. Ayun. Aba Ginoong Maria. Bakit dasal natin Aba hindi ginang? Oh. Ang magbawas at magtanggal ng salita ng Diyos ay walang kapatawaran. Kaya Greek word po 'yo, kaya tayo nananalangin ng rosaryo, ng panalangin, Aba Ginoong Maria. Ang ibig sabihin ng Aba, banal. Ginoo, paggalang. Kaya Aba Ginoong Maria, banal na paggalang kay Maria. Ikaapat, buong pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. John 2:5. Ikalima, ang papapuri at pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang tinanggap ni Maria. Luke 1:46-48. Sabi doon, magnificent. Ha? Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Mahaba po 'yon. Number 6. Pinakaingatan sa puso ang salita ng Diyos. Tandaan natin, grabe po. Luke 2:51. Mismo si Maria hindi lamang pinahayag, isinabuhay ang salita ng Diyos, kundi palaging nakasentro ang salita ng Diyos sa kanyang puso at buhay. Ikapito, kung umibig sa Diyos ay walang patid at patuloy. Continuous. Ano ba nang nangyaring trahedya? Napakarami po. Di ba may 7 balaraw na sumaksak doon sa puso ni Maria. Katulad nito, 7 dahilan kung bakit si Maria ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Okay, makikita natin. Talakayin natin ngayon yung kanina 4 na dahilan kung bakit si Maria ay tinawag na ina ng Diyos. Sapagkat tinawag siya na ina ng Diyos, mga kapatid, nabuo sa kanyang sinapupunan ang ikalawang persona ng Santissima Trinidad. Na dito makikita natin. Sabi nga ng Panginoon, siya ay tunay na ina sapagkat nabuo sa kanyang sinapupunan tulad na nagaganap ng mga babae sa ibabaw ng lupa. Si Maria tunay na ina ng Diyos sapagkat ipinaglihi niya at tiluwal ang ikalawang persona ng Santissima Trinidad hindi sa kanyang kalikasan Diyos kundi sa kanyang kalikasang tao. Ang taguring ina
ay ginawad sa personal na tao. Isaiah 7 verse 14, maglilihi ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Ito'y tatawaging Emmanuel. Imagine ninyo, maglilihi ang isang birhen. O, ngayon lang natin narinig yun. Pero sa batas ng tao, nakakahiya po yun kung titingnan natin, manganganak ang isang birhen. O, pero with God, we're impossible. Luke 1:30-31, huwag kang matakot Maria sapagkat kinalulugdan ka, makinig ka. O yun, yung sa pitupong katangian ni Maria kung bakit dinadakila, sabi ng anghel kay Maria, makinig ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ayan, magalak ka, ikaw ay maglilihi at manganganak na lalaki at si tatawagin mong Jesus, magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. In Galatians 4:4, sabi doon, ngunit ang dumating at takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa kautusan. Sa makatwid, nakita natin, kung ikaw po ang Diyos, kung tayo ang Diyos, pipili ka ba o nagagamitin maging daluyan ng tagapagligtas, eh marumi o may kasalanan? Wala. O, kaya nga po, pinili the chosen one si Maria upang maging kasangkapan o daluyan tagapagdala ng magliligtas sa sanlibutan. Pangalawa po, sa ikatlo, kung bakit natin pinararangal si Maria, ayon sa aral ng ating simbahan, si Maria ay nanatiling berhen bago pa po ipanganak si Jesus at pagkatapos ipanganak si Jesus. Makinig po. Inulit-ulit yung Isaiah 7:14. Tignim, maglilihi ang isang birhen at mga anak ng isang lalaki tatawaging. Yan. Luke 1:34-35. Paano ako mangyayari ganun yung dalaga? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, sabi ng anghel. At lililimin ka ng kapangyarihan ng katastasan. Kaya't banal ang panganganak at tatawaging anak ng Diyos. Malinaw po. Sino po yung nag-utos sa Anghel Gabriel? Ang Diyos. Kaya wala na tayong karapatan na questionin. Sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang dalagay pangalang Maria. Malinaw na malinaw po. Kung Biblia ang pagbabatayan, nakakalungkot sa iba natin mga kapatid sa pananampalataya. Hindi po nila ito tutukan. Pag nabasa ito ng kanilang mga member, kaya napakalino po. Dalawa po ang kanilang iniiwasan talata sa Biblia. Buong San Lucas, nandun po ang talambuhay ng mahal na ina. At dun sa sulat ni San Juan, nandun po yung banal na Eucharistia. Kaya nga po, napakahalaga po na dapat natin malaman. Ang pag-akyat kay Maria na sa langit ng kalwa at katawan. Isa itong pribilehiyong ginawad sa malabirhen o kay Maria kung kaya siya dapat na dakilain. Walang teksto sa Bibliang tuwira ang pagpapayag kay Maria na iniakyat sa langit at katawan. Tulad na wala rin namang teksto sa Biblia na nagsasaad si Maria ay namatay. Ang doktrinang iniakyat sa langit kay Maria at kaluluwa at katawan ay batay po sa kanyang pagiging punong-puno ng grasya. Kaya tumanggap ang mahal na birhen o si Maria ng sanctifying grace, biyayang nagpapabanal. Tandaan natin, siya rin po ay iniligtas ng Panginoong Yesus. Okay, iniligtas. Iba po yung iniligtas sa nagligtas. Siya rin po ay iniligtas ng Panginoong Yesus. Marami po ito, kapatid. Mariology series na po ito. Pinili ko lang po yung iba. Bilang pong pangwakas, everybody say Maria. Yan. Ang meaning po ng Maria, letter M, model. Modelo. Katulad ni Maria, maging modelo natin siya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Modelo sa paglilingkod, modelo sa pakikinig ng salita ng Diyos at modelo
sa pagsasabuhay. Kaya nga po sabi ng Santiago 1.22, kung pinakikinggan nyo lang ang salita ng Diyos, hindi ninyo isinasabuhay, dinadaya daw natin ang ating sarili. Ang sakit, pero po, the truth will shall be free. Pangalawa po, letter A, apostol. Ang dami pong mga apostol na tinawag, pinili, hinirang upang mabuting balita ipahayag. Sa Marcos 16:15-16, sabi doon, at tumayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo ang mabuting balita na malapit na ang paghahari ng Panginoon. Letter R, reyna ng langit at lupa. Kung ang langgam, kung ang kaharian ay may reyna, ang ating pananampalataya ay kailangang may reyna. Kaya napakahalaga po na mayroong ina. Sa isang pamilya, hindi mo matatawag ang isang pamilya na walang nanay. Tandaan po natin, napakahalaga. Ako po ay niligawan na ng iba-ibang relihiyon. Ewan ko nga po ba kung bakit hindi nila ako mahikaya. Isa lang po ang dahilan, ang mahal na ina. Sapagkat sa aklat po ng Genesis, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Pwede sabihin ng Diyos, mga anak siya, isang kanakakita ng lalaki ng anak. Pwede po niyang gawin yun, makapangyarihan ng Diyos. Pero tandaan po natin na kahit kailan hindi mga anak ang lalaki. Kaya pumili siya, nakakasangkapanin ng daluyan upang ipanganak ang tagapagligtas. Letter I, inspirasyon. Gawin natin si Mama Mary na inspirasyon sa paglilingkod, sa buong pamilya, sa kaibigan, sa trabaho. Gawin natin inspirasyon. Sino ba inspirasyon mo? Sino ba ang idolo mo? O, yung iba, artista. Pero makikita natin, napakahalaga po. Kinuwento ko nga sa inyo yung ipis. Mabuti pa yung ipis. Pinakamasikat na nahayop ang ipis. Dahil ang ipis, naglalakad pa lang, tinitilian na. Kaya nga, idolatry. Lalo pa kaya, dumapo sa yung ipis. O, de lalo kang magtitili. Kaya nga po, tingnan natin, inspirasyon. Gawin nating inspirasyon sa larangan ng paglilingkod. At ito po ang gantimpala ni Maria, ang puso kayo nagpupuri sa Panginoon. At bagay na bagay po yung John 12:26 sa Mahal na Birhen. Sabi doon, dapat sumunod sa akin na naglilingkod sa akin, saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama, ang sino man naglilingkod sa akin. Si Maria, ang ating ina sa pananampalataya, ay naglingkod ng buong puso sa Diyos. Sinunod niya ang plano ng Diyos para sa kanya. Kaya nga, si Maria ay nasa plano ng Diyos. At bilang pangwakas, letter A, alagad. Maging alagad tayo, araw-araw, minuminuto, kalong Boys at Girl Scout, palagi tayong ready sa pagtupad sa misyon na ipinagkaloob sa atin ng bawat isa. Lahat tayo may gift. Lahat tayo ay makapaglilingkod. At bilang pangwakas, Luke 1:38. I am servant of God. I am servant of the Lord. Mary said, be it done to be according to your word. Thank you and God bless of all. Okay, maraming pong salamat, brother. Tama nga na yung... Papuri. Opo, sa Diyos po papuri. Amen, po amen. Kasangkapan. Kasi syempre, hindi naman da, bababa dito ang kasama pa. Yes, amen. Opo. Pili siya ng mga taong makasalanan upang kapag nagbago, maitaas ang kanyang pangalan. Tama po ba? Amen. Okay. So, yun po, napakinggan po natin ang pagninilay ni Brother Dito Palinis. At masasabi natin na talagang napakabuti ng Diyos. Amen. Hindi tayo pinababayaan kahit kailan. Biro mo sarili niyang ina, ang Birheng Maria, pati yun isinishare niya. Hindi lang yung buhay ng Panginoong Jesus ang ibinigay sa atin, kundi pati ang kanyang sariling ina, si Mama Mary. At ngayon nga po, inaalala natin ang kanyang Immaculate Conception at bigyan natin ito ng parangal at pasasalamat. At tulad nga lang sinabi ni Brother Palinis na tama na hindi natin sinasamba si Mama Mary. Kasi po yung ibang sekta, sinasabi nila na sinasamba nyo si Mama Mary, niluluharan nyo, pinupunasan nyo, binibigyan nyo ng bulaklak.
Kaya ang simpleng paliwanag lang po dyan is ikaw ba? Tayo, no? Tayo eh binubuo ng katawan, espiritu at kaluluwa. So yung physical nating aspeto ng ating pagkatao is nakikita natin yung mga santo, kamukha ni Mama Mary. So pagpapaalala lang yun. Amen? Hindi ba pagkahalimbawa meron kang pagsubok, litong-lito ka, naguguluhan ka. Tapos bigla mo nakita yung crucifix. Hindi pa mabigla kang matatauhan na, ay oo nga pala, meron Diyos na pwede akong lapitan o dalanginan. Amen? Hindi natin sinasamba ang mga ribulto. Kasi nga, di ba, yun ang number one ay binabato sa ating Katoliko na bakit daw tayo may mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Kapatid, ang Diyos-Diyosan hindi yung mga ribulto, kundi yung mga sinasamba ng tao, kamukha ng pera, sobrang kapangyarihan, mga bisyo, mga kasalanan na mas sinasamba o ginugusto ng tao kaysa sa Diyos. So, yung mga ribulto natin, pagpapaalala lang yun. Kasi tao pa tayo, no? Hindi pa tayo espiritu. Amen? So, kailangan, pag nakita natin yung image ni Mama Mary, maalala natin na siya ay naging kasangkapan ng Panginoon para sa kanya ilagay yung siya yung maglihi at na mga anak kay Jesus Christ. So sa akin naman po ang pagninilay ko sa mabuting balita is nasabi na halos lahat ni brother ni dito. So punta na lang po ako do sa araw-araw na buhay natin na pwede nating i-apply ang character ni Mama Mary. At ano yun? Makinig, no? Kung nandyan yung mga anak nyo, lakasan nyo yung volume ng cellphone nyo para mapakinggan ng mga anak nyo o ng mga kabataan ang mensahe ng Inang Maria sa mga anak. Si Inang Maria, nakita po natin na kahit dalaga siya, talagang nung sinabi ng Anghel Gabriel na siya yung gagamitin upang maglihe sa true Holy Spirit kay Jesus Christ, talagang hindi siya humindi. Kaya nga nilagyan ko yung aking pagninilay ng hashtag let it be. Ano ibig sabihin ng let it be? Ibig sabihin na kamukha ng sinabi ni Mama Maria, ano bang sagot niya Diyos sa anghel nung sinabi yun sa kanya? Sabi niya, mangyari. Mangyari yung sinabi sa akin o inuutos sa akin ng Ama sa Langit. So wala siyang reklamo do. Kahit yung panahon na yun, nakakahiya. Nakakahiya talaga na dalaga ka, tapos mababalitaan, buntis ka. Kaya nga, diba, binalak ni Jose, yung kanyang boyfriend pa noon, no? Na siya hiwalayan. Pero, hindi eh. Iba si Mama Mary eh. Wala siyang pakialam kahit anong sabihin ng tao sa kanya, basta susunod siya. Parang tayo, no? Tayo, sa panahon na ito, kapag ka nabubuntis, kahit wala pang asawa, parang hindi na tayo nahihiya. Parang nagiging ordinary na lang yun. Pero hindi po yung tama. Yun nga yung po sinasabi na kapag hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, akala natin yung mga nababasa natin sa dyaryo, napapanood natin sa TV, tama. Lagi po natin isipin na hindi porke ginagawa ng majority dito sa mundo ng mga tao, tama. Hindi porke nakikita mo na yung artist ng paborito mo, yung politiko na paborito mo, o yung sikat na tao na paborito mo, ginagawa niya yun. Gagayahin na natin. Kasi ano na nangyayari sa mga kabataan, di ba? Kapag nakita nila, idolo nila, nabuntis, okay na sa kanila. Kasi ginawa na ng mga kilala eh. Kaya nga dapat nakakarinig tayo ng salita ng Diyos para naalala natin na hindi ito ang gusto at kalooban ng Panginoon. Amen? Kasi iba po yung buhay sa mundo at iba po yung buhay kasama ang Panginoon. Sa mundo, ang susundin natin, kasi ano, malakas na impluensya ng mundo eh. Lalo na ngayon ng social media, ang kabataan, hindi mo na alam kung ano pinapanood. Hindi mo na alam kung anong mga nakikita nila sa social media. Kaya dapat araw-araw, nakakarinig sila ng salita ng Diyos para alalahanan sila na kahit hindi sila nakikita ng magulang, may isang Diyos na nakakakita sa kanila. Amen? Kasi ngayon, napakadali na i-access ang mga pornography sa social media. Ang mga nakikita nating mga entertainment sa social media, lalo sa ibang bansa, iba yung ipinapakita ng kilos, pananamit, pananalita, ina-acquire yun ng mga kabataan. So ano ang magiging role nating mga nanay? May role tayo. Ako na nanay, ikaw na nanay nakikinig. May role tayo sa
mabuting balita. Kamukha ni Mama Mary, kailangan nating tularan si Mama Mary. Amen. Oo, si Mama Mary perpekto siya. Kasi hindi naman kukuha ang Ama sa langit ng imperfect na tao o babae. Kaya nga, di ba, sa dasal na Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pero, kahit hindi tayo ganung kamukha ni Mama Mary na perfect, pwede tayong maging magandang halimbawa sa ating mga anak. Sa paanong paraan? So, tayo mga ina, una sa lahat, tayo ay, nung tayo ay nagbuntis, di ba? Yung ating, sabi nga, yung ating isang paa ay nakalagay na sa hukay. Totoo naman yun eh. Kapag nagbubuntis ang nanay, di ba? Nasa panganib yung buhay natin. Pwede tayong mamatay, pwede tayong madisgrasya. Amen po. Pero anong ginawa natin mga ina? I-stake natin yung ating buhay para lang magbigay ng panibagong buhay. Kaya mga anak, irespeto natin ang ating mga nanay. Bakit? Sapagkat ang nanay, yan yung co-creator ni God. Ang mga magulang, ang nanay, ang tatay, co-creator yan ni God. Hindi tayo magiging tao kung wala yung nanay, kung wala yung tatay. Kaya ang respeto na ibinibigay, lalo na sa nanay, ay napakataas. Amen? Kasi ang nanay, siya yung nagdip, siya yung ano eh, yung bang hindi ka pa nilalabas sa mundo, siya na yung kasama mo sa loob ng sinapupunan mo ng inay. Amen? At saka, hindi lang yun. At tayong mga ina, dapat tayo maging ilaw sa ating mga anak. Sabi nga, ano, paano ba natin palalakihin ang ating mga anak? Sabi sa Biblia, palakihin natin ito sa aral. Sa aral ng Diyos. Anong kabuluhan na maibigay mo sa anak mo yung magandang education, magandang bahay? Mabigay mo sa kanya yung mga material na bagay. Eh kung ang ugali naman niya masama. Kung ugali niya, wala siyang respeto. Kung ang ugali ng anak mo, eh hindi ka, parang bang wala siyang utang na loob na kung sumagot-sagot sa'yo, pabalang-balang, di ba? Dapat hindi ganun. Dapat, kapag nakikita mo yung nanay mo, nakikita mo sa kanya, si Birheng Maria. Amen? Respeto, pagmamahal. Amen? Sapagkat ang ina, siya yung unang, yun nga, sabi ko nga, nagbigay ng buhay, para ikaw ay magkaroon ng buhay, yung mga anak. Pangalawa, yung ina yung dapat nagiging best friend mo, yun. Sa panahon na ito, mga kabataan, bakit ninyo hindi ginagawang best friend ang inyong mga nanay? Ang kaibigan nyo ba, nandiyan lang yan minsan kapag masaya ang sitwasyon. Pero ang nanay, dapat yan ang first best friend nyo. Na kung saan masasabi nyo lahat ng problema nyo, ng mga pangarap nyo. Amen? Pero sa panahon na ito, hindi ganun ang ginagawa ng kabataan eh. Mas nag-enjoy pa sila sa company ng kanilang mga barkada, mas gusto pa nila yon. Eh hindi natin alam, sa bandang huli, nanay pa rin. Ang ina pa rin ang dapat tatakbuhan. Eh sabi nga, di ba tayo mga nanay, sabi nga natin eh, hindi na baling saktan mo ako, wag lang yung anak ko. Ang nanay, ibibigay lahat yung ultimo buhay namin, ibibigay namin sa aming mga anak. Ang mga kabataan, minsan hindi nila maintindihan nyo kasi hindi pa sila nanay. Subukan mong maging nanay. Ikaw na anak, subukan mong maging nanay. Mararamdaman mo yung mga sakit na ginawa mo sa nanay mo. Yung pagsagot-sagot mo, yung kawalang respeto mo, yung pag hindi mo pagsunod, pagsisinungaling, pandadaya sa nanay mo. Amen? Minsan mararamdaman natin yung damdamin ng isang ina pag ina na tayo. Amen? Ang ina ang dapat maging ilaw ng tahanan. Amen. Tayo mga ina, ipakita natin yung magandang halimbawa. Hindi pa naman huli ang lahat eh, di ba? Pwede pa tayong magsimula. Paano natin ipakikita sa ating mga anak to? Siyempre, kapag halimbawa, kumakain tayo, magdasal tayo, ipakita natin sa mga anak natin. Ipakita natin sa mga anak natin, nagbabasa tayo ng Bible, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Siyempre, kailangan tayo yung maging halimbawa ng ating mga anak. Paano natin sasabihin natin sa mga anak na, o ikaw, magsimba ka, o ikaw, magbasa ka ng Bible, utos ng Diyos yan, kung mismo sa ating mga ina, hindi yun nakikita. Amen? Mahal na mahal tayo ng Ama sa Langit. Napakapalad ng mga babae na nagbuntis at nagluwal. Bakit? Hindi lahat ng babae
binibigyan ng pagkakataon na maging ina. May mga mag-asawa dyan, wala silang anak, na kailangan pa nilang mag-ampun. Pero tayo, binigyan. Kaya mahalin din natin yung anak natin, ng mga nanay, no? Huwag natin sasaktan ang ating mga anak. Hindi yung may anak tayo, diyang pinapalo natin, gumagamit tayo ng mga hanger, diba? Tapos papaluin mo yung anak mo. Huwag natin gagawin. Bakit? Sa bawat palo mo sa anak mo, maramdaman mo yung sakit. Amen? Kasi yung kamay natin, nilikha ng Diyos para haplusin yung ating mga anak. Para alagaan sila, hindi para saktan sila. Amen po? Kaya kailangan ipakita natin sa ating mga anak na mahal natin sila. Amen? At kung halimbawa na ipakita na natin lahat at gano'n sila, sila ay mananagot sa Diyos. Ang pagrespeto sa bagulang, mantimpala yan sa Diyos. Kapag ikaw ay may pagmamahal, respeto sa iyong magulang, sa iyong nanay, anong sa Efeso, no? Anong sabi doon? Bibigyan ka ng mahabang buhay. Pagsasaganahin ang buhay mo. At huwag na huwag tayong mangangatwiran sa ating mga magulang, lalo na sa nanay. Lalo na kapag nangangaral ang nanay, tumahimik lang tayo mga anak, makinig tayo. Amen? Sapagkat sabi nga eh, mothers knows best. Totoo yan. Alam ng nanay ang best. Kasi yung mga ina-advise ng nanay, maranasan namin yun eh. Kaya ayaw namin maranasan ng anak namin ng masaktan, diba? Mabuntis ng maaga, ayaw namin matuto sa barkada, masama sa barkada, magkaroon ng mga bisyo. Amen. Ang nanay, ito pa mga anak ha, ang nanay, bibigyan niya ng pasasalamat sa paanong paraan. Hindi lang yung thank you. Diba pag nakikita mong pagod na si nanay, yakapin mo, halikan mo. Kapag birthday ni nanay, sulatan mo kahit simpleng card lang. Diba, mama, I love you, thank you. Bakit? Eh kapag namatay na yung nanay natin, ano nang mangyayari? May papalit pa ba doon? Wala na. O, kamukha ko, patay na nanay ko. Hindi ba? Ano na lang naiwan sa akin? Memories. Na yung nanay ko, pag ting birthday ko, laging napaka maalalahanin nun. Kahit na simpleng sabon o pulbos, ibabalot mo, ibibigay sa akin. So wala na akong nanay. Kaya napakaswerte nyo kung yung nanay nyo, buhay pa. Halikan nyo, yakapin nyo, kasi darating ang panahon, mawawala yan. At wala nang papalit yan. Mamimiss mo yung kanyang mga ginawa. Di po ba? At hindi lang yun. Hindi lang yung mga nanay. Tayong mismong mga nanay, dapat din nating mahalin yung ating mga biyenan. Yung mga nanay ng asawa natin. Bakit? Nanay na natin yan eh. Kung wala yung nanay ng asawa natin, wala sila. Kaya dapat kung ano yung pagmamahal ay binibigay natin sa tunay nating ina, mahalin din natin ang ating mga biyenan. Amen? Ipadaman din natin sa kanila ang pagpapahalaga. Amen? So, ang Birhen Maria ay nagsasabi na, eto, nagbigay na ako ng halimbawa. At tama nga yun na, dapat natin tularan yun. At ano yung halimbawa na yun? Kung ano, utos ng Diyos, anong sasabihin natin? Let it be. Mangyari. Kapag sinabi ng Panginoon na palakihin mo mga anak mo sa aral ng Diyos, sabihin natin, Lord, let it be mangyari. Huwag tayong mangangatwiran. Kaya tayo nagkakasala. Kasi pag narinig na natin yung utos ng Diyos, lagi tayo may pangontra. Pag sinabi ng Diyos na huwag ka nang magbisyo, huwag ka nang magsigarilyo, huwag ka nang minum ng alak. Nasabihin natin, Lord, di ko kaya eh. O pag sinabi ng Diyos na magpatawad ka sa kapwa mo, sabihin mo, Lord, di ko kaya, sinaktan ako eh. Hindi ganun. Si Mama Mary, perfecto siya, pero wala siyang ginawa, kundi pag sinabi ni Lord na kanan-kanan, kaliwa-kaliwa, diretso-diretso, wala siyang ano, hindi siya nakikipag-argumento. Amen. Kaya sana po mapagnilayan natin sa mabuting balita na napakahalaga.
hindi po tayo maliligaw. Amen po. Si Mama Mary ay isang ina na nagmamahal ng sakdalinis. At hindi siya nagkait kahit kailan sa, ayun, nawala yung sound. Okay? Ika-check natin, no? Nawala daw yung sound. Nawala po. Ayan, tika ha. Okay. So, ganyan minsan, pagka-live, nawawala yung sound. O, ayan na, may sound na. Bumalik na. Ayan. So, sa'yo po, ayan, napakabuti. No? Kaya nga sabi ko, iniimbitahan ko kayo na kung hindi pa kayo nagbabasa ng Bible everyday, pwede naman kayo mag-start sa pakikinig eh. 24 hours naman ang binigay sa atin ng Panginoon. Kahit ano naman ginagawa mo ngayon, eh, is either nakahiga ka na, kumakain ka, lakasan mo lang yung volume ng ano, ng cellphone mo. Upang sa ganun, eh, marinig mo ang mensahe ng Panginoon. At sa gabing ito, itatanong sa atin ng Panginoon, no? Isama natin sa ating pagninilay. Kakayanin mo ba sa tulong ng Diyos na tularan ang pagsunod ni Birheng Maria sa kalooban ng Diyos at paanong paraan mo ito magagawa? So, ano ibig sabihin nun? Tinatanong sa atin ng Panginoon na bago tayo matulog, isama natin sa ating pagninilay. Kaya ba natin gawin yung ginawa na pagsunod ni Mama Mary? Ang sagot doon, opo. Kayang-kaya. Kasi, for God, nothing is impossible. May mga tao na drug addict, magnanakaw, pumapatay ng kapwa, pero nung magbalik loob sa Diyos. Kasi alam niyo po, ang Panginoong Diyos, ang gusto lang niya, yung free will natin, ibigay natin sa Kanya. Kasi di naman niya tayo pipilitin eh, na gumawa ng mabuti o masama. Nasa sa atin yun. Nagtagumpay na ang Panginoong Jesus. Ibinigay na niya ang kanyang buhay para tayo ipatawarin. O tayo maligtas sa kasalanan. Ang ginagawa na natin ngayon, pinagpapatuloy na lang natin para mapunta naman tayo sa langit. Amen? Kaya walang imposible. Amen? Kaya sana mapagnilaya natin no na simula sa oras na ito, tutularon ko na si Mama Mary. Amen? Tayo po yung magkaroon ng closing prayer. Ama, marami pong salamat sa patuloy mong pagpapaalala sa amin na kami bilang mga ina ay magkaroon ng puso na tularan si Mama Mary. Napakabuti mo, Panginoon, na wala naman pong tutusin, wala naman pong masamang ina eh. Sabihin na natin na naging mabuti o naging masamang ina, ang inuutos mo, ibigin, igalang ang ina. So kahit ano pang inang meron kayo, masama, o naging masama siya, ang utos ng Diyos, ibigin. Kung ang kaaway nga, sinabi ng Panginoon, ibigin mo yung kaaway, ano pa kaya yung ina na pinagmula natin? Magpatawad tayo, lalo na sa ating ina. Kumisama tayo ng loob sa ating ina. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Huwag natin tiisin ating ina. Hanggat buhay ang ating ina, kung malayo siya, tawagan natin, sabihin natin, I love you. Kasi darating ang panahon. Kahit gusto mo siya sabihan ng I love you, yakapin mo siya, wala na siya sa tabi mo. Mga kabataan, patuloy natin mahalin ang ating ina. Amen? Huwag natin hayaan na lumipas ang bawat araw na hindi natin siya nayayakap, nasasabihan ng I love you. At sundin natin ang ating ina sapagkat ito ay may kalakip na pangako. Bibigyan niya tayo ng maganda at mahabang buhay. Pasasaganain tayo kapag nakita ng Diyos na mahal natin ang ating ina na nagluwal sa atin. Kasi mahirap mahalin si Mama Mary kung yung ating ina na nakikita natin ay hindi natin mamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya na ipinagkakaloob mo sa pamilya Dorde, physically and spiritually. Ganyan din ang dalangin ko sa pamilya De Guzman. Patuloy mo po silang bigyan ng pagpapala, Lord, ang kanilang pamilya, ang kanilang ina, ay baging ilaw sa kanyang mga anak. At idalangin ko din ang kanyang mga anak ay sumunod at magmahal sa kanya. Ganyan din po ang mga pamilya Palinis, pamilya Felipe, pamilya, lahat po ang mga pamilya ng Facebook friends ko, ipinapanalangin ko po ng ang ina ang maging ilaw ng tahanan na mahalin at igalang ng mga anak. Patuloy pong project kay Engineer Tom Dorde,
marami po sa mga project, maraming salamat po sa mga projects na natapos na. Kagalingan para kay Wendy Pusyon, meron po siyang malubhang karamdaman in Jesus' name. Tulungan mo siya, Panginoon, payat na siya ngayon. At nangangailangan siya ng hit sa lahat yung spiritual healing na magkaroon siya ng pag-asa at lakas ng loob. Ano man ang plano mo sa kanya, Panginoon, let your will be done. At ganun din, patuloy aming pananalangin kay Angel Cunana na operahan brain tumor sa December 10. Ipuin mo siya, Panginoon, lakasan mo ang kanyang kalooban, lalo ng kanyang mga pamilya. Lahat naman po ng bagay, lahat ng pagsubok ay may dahilan. Tayo po'y manalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanong Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, announcement po uli. Yan. Every day, lagi ko pa yung kinukulit na ito pong narinig yung Tuesday Gospel. I-post nyo po sa timeline nyo. Yan po yung pagsunod sa Great Commission ni God na ipalaganap ang mabuting balita. Maging alagad online. Napakahalaga po yun. Isa yan sa pagpapasalamat natin sa Panginoon para yung mga Facebook friends nyo, marinig nila, nila ang mabuting balita. No? O kaya punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Mag-subscribe po kayo para automatic papasok sa inyo yung Everyday Gospel at yung mga nakaraan na gospel ay mapanood nyo din po. Kung meron po kayong Thanksgiving prayer request, i-private message nyo lang po ako at isasama po natin yan. Maging new creation, bagong nilalang. Yan ang inaasahan sa ating Panginoon. Kaya magtulungan tayong i-viral, no? Meron na kayong nakikinig na magsasalita, narinig nyo, ipapasa nyo na lang sa inyong... kasi ito yung mga halimbawa ng pagiging online alagad eh. Una, yung napakinggan mong gospel, pwede mong i-post sa timeline mo. Pangalawa, halimbawa sa loob ng pamilya mo, pwede mong lakasan yung volume para yung nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo makarinig. Pagpapalaganap din yan ng mabuting balita. Pero higit sa lahat, syempre yung pagsasabuhay. Hindi po ba? Yun ang the best na pagpapalaganap ng mabuting balita. At ang The Word of God Daily Gospel po ay araw ay gabi-gabi. Alas 8 po ng gabi. Iisapan na po natin sa schedule natin para yung, sabi ko nga eh, dalawa eh. Physical life and spiritual life. So, kinakamusta ni Lord yung ating spiritual life. Kamusta na ba? Tayo ba busog? O baka naman punong-puno na tayo ng virus yung ating espiritu, no? So, sana po isama natin yan. At kung ibibigay po ni Lord ang December 9, 2020, ang kasama naman po natin is si Brother Jerry Viray. Kasamaan ko din po siya sa CALAP, Catholic Lay Preachers of the Philippines. At maraming salamat sa Panginoon. Ang pinakabuod ng gospel ngayon is yung ating ina, si Mama Maria, na tularan natin siya ang kanyang pagsunod. Lagi sinasagot, let it be, mangyari. Maging, ang magiging karakter natin maging ina, maging ilaw ng tahanan, maging mababa ang kalooban natin, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po.
Salamat. Sana po magsama-sama tayo uli alas 8 ng gabi. Huwag pong kalimutang magdasal bago magtulog. Magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos. To God be the glory. Amen.